So yan, patayin muna natin yung ano, yung heater. Patayin muna natin heater. Buksan muna natin yung mga bintana para ano, palitan, change air sa loob ng bahay. Palitan muna natin yung ano, kahit malamig. Kahit saglit lang ba. Change air muna tayo sa loob ng bahay. Kahit pumasok ng konti yung ano, lamig, okay lang. Palitan lang natin ang hangin sa loob para mag-circulate siya. So, ayan, no. Madami pa ding isno. Tingnan niyo yung bubong ng ano, ng bahay. Ang kapal na ng isno. So, ayan na naman siya. Mataas na naman. Wait, ano, mga 30 minutes. Okay na yan. Change air lang tayo sa loob ng ano, bahay. Na natin alhin yung screen. O yan, ganyan lang. Napasok yung lamig kapag binuksan mo yung mga ano, bintana. Kaya lang, minsan kailangan mo rin ano, palitan yung hangin sa loob ng bahay, mag-circulate siya, change air. Kasi laging, pag winter, laging kulog siya. So, kahit 30 minutes, saglit lang. Ano natin, kahit medyo malamig, pumasok yung lamig. Sa ano lang naman, sa buntang kusina, sa halata, sa isang kwarto, tsaka dito sa may shower area, busan natin. So, ayan. Yung ano na yun, yung naka-blue na yun, ano yun? Para siyang nagre-reading ng water, ano, meter o water meter, ano, electric meter siguro yung nire-reading niya. Yung naka-blue na yun dun, oh. Para siyang yung sa Meralco na employee na nag-read ng mga meter sa kuryente. Pasok talaga ang lamig pag nakabukas ang mga, ano, mga bintana. Kaya lang kailangan din ng palitan yung ano, yung circulation ng hangin sa loob ng bahay. 2,000 years later. Pasukin ng swerte. Pasok Gracia, tuloy Gracia. Muna tayo sa may ano, CR tayo magtago. Habang nakabukas yung mga bintana sa dito muna tayo magtago sa loob ng ano, ng toire room. At least dito, walang bintana, kulog na kulog siya, pero may exhaust pa naman siya. Dito kasi sa amin, ang toilet bowl at saka yung shower room, hindi siya magkasama, magkahiwalay. Dito sa ano na to, sa apartment na to, magkahiwalay siya, hindi siya magkasama. So ayan, dito sa toilet, walang bintana dito. Doon sa may shower area, sa may hallway doon, merong maliit na bintana doon. So yan, habang nakabukas yung mga bintana sa sala, sa kusina, sa isang kwarto, pinapa-ano ko yung hangin, pinapa-circulate ko kahit papano.
dito muna tayong magtago. Dahil ang lamig, pumapasok yung lamig. Pag walang ano, heater, ang lamig, grabe. Hindi kakayanin. Kapag winter, ganyan. Kaya minsan, kapag ano naman, wala namang tao, inaano-ano na lang namin, binubuksan yung bintana para mag-circulate yung hangin sa loob ng bahay. Pero ngayon, hindi ko kaya pumapasok yung lamig sa loob. Ang lamig, nag-iis na pa sa labas. Kahit 30 minutes lang naman, para lang mag-circulate yung hangin sa loob. Tsaka mag-change, ano siya, mag-change air din. Tsaka malinis naman. Ayan o yung exhaust pad niya. May exhaust pad siya. Ayan. Ang gamit nila sa ano yun, meron silang wallpaper. Ang gamit. Sa dingding. Ay, shucks. So, ayan. Labas na sayo. Sarado na natin yung mga ano, pintana. Yung ilaw lang pinatay ko, yung exhaust pan kasi naka-open pa din. Karote. Kita nyo? Kita nyo, ayan o, si isno. Parang bulak na pumapatak. Nalalaglag. Ayan o. Sarado na natin. Ayan o, diba? Buksan na natin ulit yung ano, exhaust pan. Okay na yan. Heater pala ang ano, bubuksan natin. Sarado muna natin itong mga bintana. Doon na natin siya. Hindi po kaya lamig pumapasok. Ayun o. Dami na naman pumapatok na isa. So, ayan. Guys, kapag winter season, mas mataas yung bill sa kuryente kasi ano siya, ano, yung malakas yung gamit sa heater, tapos yung mga gas para sa hot water, mga ganun, mas mataas ang bill. Eh, pag summer, hindi naman na kailangan ng hot water, normal water lang. Tapos, laging nakabukas ang mga bintana, so hindi mo kailangan ng light sa loob ng bahay, mas nakakatipid. Eh, ganito kapag sarado, kulob lahat, eh, madilim, kailangan mong open yung mga, ano, yung mga, kailangan ka rin mag-open ng ilaw. Ulan pa rin ang ulan. Walang tigil. Ayan. Ulan pa rin siya ng ulan. Ayaw pa rin tumigil. So dito, pwedeng ihulog yung blue letter pack envelope, red letter pack envelope. So yan, meron siyang time. Yan, meron siyang time. May schedule siya. Letter, postcards. Yan ang mga pwede ihulog dito, oh. Non-standard, seed mail, express mail, X-Pax, international mail. Ayan yung collection time. So, collection time. So, or ayan o, yung mga oras na kinokolekta agad nila. Sa isang araw yan, no? Katulad nito, 9:50. Tapos 10, 12, 10. O, ganyan. Ito yung ginatawag na post office mailbox. O yan, maliit na ano to, branch na ang post office. Meron sila ditong mailbox sa harap. Mailbox, hindi mo lang siya makikita sa harap ng post office. Sa iba't ibang area dito sa Japan, meron yun around your neighborhood. A few moments later. So yan guys, mag-ano muna kami, magda-dryer muna kami sa coin laundry. Para matuyo agad yung damit eh, kailangan i-dryer sa ano, coin laundry. Medyo ano to, okay, bago siya. Bagong coin laundry sa mga bagong kanilang machine. Wano? So ito ano, pwede kang magpapalit dito ng coins, dito iso. Ayan o, finger. A few moments later. So ayan, habang dina-dryer namin yung damit, mamalengke muna kami. Mga 10 minutes lang naman yun.
Ito yung kanilang mas malaking mga plastic. Itong ganitong kali ito, 88. Yan, tapos na kami mamili. Kukunin na namin yung laundry. Mga 10 minutes lang naman yun. Isang round lang siya. Meron pa silang mga libro. Para kapag nag-iintay ka, pwede kang magbasa-basa. Ayan. Ito yung palitan ng coins. Yan. Bilihan ng detergent. Ito para sa sneaker. Washing. 2,000 years later. So, ayan ang pinapala. Kailangan palahin yan. Ganyan ang paglilinis ng mga ano, parking area. Pinapala siya. So, ayan. Gawa siya sa ano, plastic. Yung shovel na yun. Yung pala na yan. Parang PVC. Pero ang tigas din, oh. Hirap din. So, ganyan ginagawa, guys. Kailangan mong palagi ng ano. So, nanigas na. Pag nanigas na siya, ang hirap na. Para na siyang ice. Ayun na. Nanigas na. So, ayan guys, black hawk, para siyang uwak, ang dami dito sa Japan yan. Yan, makikita, marami kang makikita ang ganyan na ibon dito, black na, itim na ibon, para siyang uwak. Uwak yata yan, black hawk. Yan, ang dami niyang, minsan makikita, minsan mga ano, gustong-gusto nilang inaano, yung mga garbage. Hinahalungkat. Kaya minsan makikita mo yung mga basura inagkalat dahil sa mga, yan ang mga salarin. Yan, itong mga black bird na tinatawag. Yun. Naririnig niyo ba yun? Parang nag-anong microphone na announcement. Oh, saan kaya yun? Yan, isa dito. Sanay na sila sa mga ganyan. So, ayan. Basta malinis lang ng ano, konti. That's the day in our life every winter season. So, maganda rin yung ibang parte ng lugar kasi hindi every year na winter season eh
nararanasan nila yung ganyan na isno. Kasi ano din siya, mintok sa'yo din. Malamig lang sa ibang parte, malamig lang tuwing winter season, pero hindi siya laging nag-iisno. Later. Years later. Yan guys, yan ang normal na extended dito sa lugar namin kapag ano, kapag winter season. Kasi dito province area, so every year talaga na-experience namin yung na-experience namin na nag-iisno dito sa party na to ng Japan na sakop kami. Unlike sa Tokyo, Yokohama, hindi siya every year nag-iisno. Tuwing winter season, malamig lang, pero hindi every year nag-iisno sa mga lugar na yon. So, hindi buong Japan nag-iisno. Depende kung anong region ka, sa anong lugar, mga ganun. So, yan ang aming typical eksena tuwing winter season. Yan, kailangan mong maglinis ng parking, kailangan mong mag-dryer ng damit, yan. Kasi hindi siya agad natutuyo kapag sa loob lang na siya ng bahay. So, kailangan talagang dinadryer yung mga damit. Tapos yung lagi mong lilinisin ng mga parking, yung sasakyan ng parking area, mga ganyan. So, yan. Typical day. Typical scene sa winter season dito sa amin. So, yan. Hinga na. Good night. Bukas may pasok pa. Tomorrow is red calendar dito sa Japan. So, busy siguro yan. So yan, thank you for watching guys, and don't forget to subscribe and click the bell button para update kayo kapag meron akong new upload na video. So yan, thank you for watching guys. Good night.